Binabagtas ng kotse na ito ang Dalia Avenue sa Fairview, Quezon City bandang alas 5 ng umaga ng Lunes nang biglang nag-iba ng direksyon. Dahan-dahan itong kumabig hanggang sa mapunta sa salungat na lane. Sa isa pang anggulo ng CCTV camera, nakita ang trahedya. Kumalas ang motor sa sidecar dahil sa lakas ng banggaan. Tumilapon ang angkas ng driver sa ibabaw ng kotse. Hirap naman makatayo ang driver ng tricycle at ang isa niyang pasahero. Base sa report, may mga fractures po yung mga ano natin. May mga biktima ng banggaan. How about yung driver? Hindi naman. Wala naman po. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi nakababa ng kotse ang nakabagang driver, dala na marahil ng takot at nerbiyos dahil sa kanyang naranasan. Tumagal pa ng isang oras bago nakarating ang ambulansya at mga rescuer. Paliwanag ng mga taga-barangay, standard operating procedure nila na hindi galawin ang mga sangkot sa aksidente hanggat hindi dumarating ang mga rescuer. Nakaparada sa traffic sector 5 ng Quezon City ang nakabangang kotse. Wasak ang harapang bahagi nito sa bandang kaliwa. Sabi ng traffic investigator na nakausap namin, nagkaareglo na ang babaeng driver ng kotse at ang mga biktima. Galing daw ang babae sa kanyang trabaho sa isang call center company at pauwi na noon nang mangyari ang insidente. Siguro nakatulog lang ho yung driver. So ang payo nga ho namin dapat sa mga ganyan, lalo na yung mga pumapasok ng call center. Kung talagang feeling nila na inaantok sila, siguro dapat tumabi muna. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.